Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita sina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Muli tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kaniyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa. Mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutosan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutosan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay,
Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat ng malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko'y naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangkong handog ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitay na po ang lahat. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap
sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ginugunita ang magkakapatid na sina San Lazaro, Maria at Marta. Kilala po nating lahat si San Lazaro bilang matalik na kaibigan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na kaniyang binuhay mula sa mundo ng mga patay. Sa araw namang ito, tampok sa ating ebanghelyo ang magkapatid na sina Maria at Marta. Inaanyayahang tayong lahat na pagnilayan ang dalawang kilalang karakter sa banal na kasulatan na sina San Marta at Santa Maria. Sa tuwing naririnig natin ang pangalang Marta at Maria, isang bagay ang papasok sa ating isipan at iyon ay ang kanilang pagkakaiba. Kadalasan natin silang pinaghahambing at ipinagkukumpara sa isa't isa. Sa halimbawang ipinakita sa Ebanghelyo, si Marta ay naging simbolo ng paglilingkod o yung tinatawag nating aktibong paraan ni Marta. Habang si Maria naman ay naging simbolo ng pagninilay o tinatawag nating kontemplatibong paraan ni Maria. Malinaw nating narinig sa ating ebanghelyo. Gustong gusto ni Marta na maglingkod sa ating Panginoon. Ngunit sa kanyang pagkabalisang paraan ng paghihintay sa Panginoon, siya ay nagdulot ng kaguluhan. Si Maria naman, sa kanyang simple at mapagkakatiwalaang paraan, ay naghihintay sa Panginoon sa pamamagitan ng tahimik na pag-upo sa kaniyang paanan. Mukhang alam niya kung ano ang gusto ng kaniyang guro at iyon ay ang tumabi at makinig sa kaniyang Panginoon. Karaniwan po, ang interpretasyon na ibinibigay natin sa kwentong ito ay ang panalangin ay mas mahalaga kaysa sa paggawa. Yamang sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi. Subalit, atin pong tatandaan, hindi ibig sabihin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno dito na puro panalangin na lang ang ating gagawin at hindi na tayo kikilos at gagalaw. Sa katunayan po, nakatitiyak tayo na para kay Jesus, ang pag-ibig sa Diyos ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng pananangin at paglilingkod sa kapwa. Kaya naman, hindi sinasabi ni Jesus na ubusin natin ang lahat ng ating oras sa pananalangin sa puntong napapabayaan na natin ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Ang kailangan natin ay ang kombinasyon ng dalawa. Kailangan nating maging balanse. Kung tayo ay magiging kontento na lamang sa ating mga panalangin at pagninilay, mawawalang kahulugan dito ang pagkilos at paggawa. Sa kabilang banda, kung kontento na lamang tayo sa paggawa at pagkilos, ni walang anumang diwa ng espiritualidad at panalangin, mawawala naman ang ating pagkaugat sa Diyos. May isang bagay na dapat nating tiyakin. Nasa trabaho at paggawa man tayo o nasa panalangin man o pagninilay, dapat nating sikaping makasama ang Diyos. Kung mahahanap natin ang ating Panginoong Diyos,
sa ating panalangin, mahanap din natin siya sa ating mga gawain. Uulitin ko po, kung mahahanap natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin at pagninilay, dapat mahahanap din niya, mahahanap din natin siya sa ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Kaya nga kung inyo pong maitatanong, ano po ang ibig sabihin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na pinili ni Maria ang mas higit na mabuti at hindi ito aalisin sa kanya? Ang sagot dito ay simple lang. Ang mga alalahanin sa buhay, walang kabuluhan. Ang pag-aala ay walang kahulugan. Worrying and worries are pointless. Worrying is meaningless. Kapag nag-alala tayo kaysa magtiwala, inaagaw nito ang ating kapayapaan. Ang mga pagkabalisa at mga pag-aalinlangan ay maaaring makahadlang sa atin sa pakikinig at pagbibigay ng buong atensyon sa ating Diyos. Dahil kapag nag-alala tayo, isang mahalagang bagay ang nawawala. At ano po ang mahalagang bagay na ito? Ito yung umupo ng tahimik tulad ni Maria sa paanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Para kay Maria, ang mga sandaling iyon, ang pinakamahalagang bagay ay ang makinig sa salita ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Matuto mula sa kanya at manatili sa kaniyang mapagmahal na presensya. Sapagkat alam niya na ang salita lamang ni Jesus ang tunay at lubos na makatutugon sa paglago ng kaniyang buhay, espiritualidad. Iyan ang dahilan kung bakit kapag ginagawa natin ang mga ginawa ni Maria, wala nang ibang mas mahalaga sa atin kung hindi ang makinig sa salita ng Diyos. Sa gayon, malalaman natin ang pinakamagandang bagay sa ating buhay. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ay idaragdag sa atin at hindi na kailanman aalisin pa. Seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Tulad na lamang ni San Francisco ng Assisi, bagamat isinilang mula sa mayaman at masaganang pamilya, pinili niya si Jesus. Tulad ni Maria, pinili niyang makapiling si Jesus. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, patuloy tayong hinihikayat ng Ebanghelyo na makinig at manatili at magsabuhay ng mga salita ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kapistahang ito ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin sa araw-araw at hilingin natin sa Diyos
na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon na higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betania. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay
ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lazaro, Santa Maria at Santa Marta at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordinaryong Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordinaryong Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordinaryong Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Panginoon
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalanging magkamit ng hindi magmamaliw na kabutihang ngayon paman ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.